So isa pa, no? So kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So tulad nga po na sinabi ko nga po kanina, inamin po talaga ni Secretary Boyeng Rimulya na yung isang nga pong kaso ni Kibuloy sa Pasig na non-bailable ay palabas na nga po yung warrant. Pero dahil nga po dito sa press statement nga po ni Boyeng Rimulya, may nakita po tayong video dito na inamin po ni Kibuloy na nilalakad po ni dating Pangulong Duterte yung mga kaso niya. Meron po tayong nakitang statement dito ni Kibuloy na totoo daw po yun, na nilakad daw po talaga ni dating Pangulong Duterte yung mga kaso niya. So paano ko na-connect to? Kasi mga kababayan, kasi ito pong mga kaso po ni Kibuloy na nakasampang ngayon sa kanya ay ito po yung mga kaso niya noong si Duterte pa yung presidente at na-dismiss. 'Di ba? Siguro alam niyo naman po 'yun, 'di ba? Itong mga kaso po ni Kibuloy ngayon, mga na-dismiss po na kaso ito noong year 2019 or 2020. So ang ginawa nga po ng mga biktima ng diumano ni Kibuloy, 'di ba? Umakyat yung petition sa DOJ. Syempre 2020 si Duterte pa yung presidente noon at syempre pandemic. So medyo matagal yung proseso. So ngayon nga po sa PBBM administration nung si Boyeng Rimulya na nga po yung naging secretary ng DOJ, doon na nga po nagkaroon ng pagkakataon para reviewin yung mga kaso po na dismiss. So ayan po yung kwento nito. So ang sabi nga po ni Boyeng Rimulya dito, mabasahin lang natin ang sabi dito. Okay. Rimulya tells, ito balita to kanina lang, April 8. Okay. Rimulya tells Kibuloy, don't impose condition on surrender. Another arrest warrant on the way. Ito na yun, di ba? Another arrest warrant on the way. So ito na nga po yung kaso niya sa Pasig. Kasi po yung warrant of arrest nga po na lumabas po ngayon and po yung kaso niya sa Davao City na bailable naman. So galing po rin po ito sa mismong Facebook page nga po ng Department of Justice sa Pilipinas, syempre. So sabi dito, no? The Department of Justice sees no legal impediment. So impediment, ibig sabihin nito parang ano eh, pagharang. Parang ayan yan eh, impediment, no? The Department of Justice sees no legal impediment for the arrest of Kingdom of Jesus Christ Apollo Kibuloy for violation of Republic Act 7610. This after the Davao Regional Trial Court issued a warrant of arrest against Kibuloy on April 3, 2024. Yan, for yan. And then mga kababayan, sabi pa dito, okay, Justice Secretary Crispin Boyeng Rimulya assured Kibuloy safety even as he reminded the embattled doomsday preacher that no one is above the law. Okay, may pananakot. So sabi dito, no? Asan ba yung part niyan? Okay. Ito. Sa bandang baba pala, no? The DOJ is awaiting the issuance by the Pasig City RTC another warrant of arrest for qualified trafficking. So yung qualified trafficking po na yan, ayan po is non-bailable. Okay. So ngayon mga kababayan kasi, okay, itong video po na to, panoorin natin to, ha. So dito po inamin ni Kibuloy na meron po siyang kaso na dapat po ay ikukulong na sana siya. Yun nga lang po ay nilakad po ito ni Digong. Panoorin natin to, ha. Sige. Mayroon din ang problema doon about conversion. Dinimanda ko ng illegal conversion of land. Hindi ko naman mapatas na yun. Matibilang ako ng 6 years kung convicted, si Mayor din ang lumakad noon. Ang PA siya lumakad at pinuntahan ang lahat ng mga dapat puntahan. And I was on the brink of being put to jail. And Mayor was there. I was in Hawaii that time. Sabi, ako very concerned na ako sa property doon. Kasi amin naman yun eh. Ang inala mo sa tatay ko, and then ako pre mountain. Magtayo ako ng mga bahay ko pa sa workers. E kalaban pa ng gobyerno, hindi ko alam. Illegal conversion daw of farming land. Hindi ko alam yun. Basta sa akin, tino yung aking intention. Hindi ko alam. So, si Mayor ang nagtulong sa akin. I was in Hawaii that time kasi nag-ministry ako. Tinawagan niya ako, sabi niya, Pastor, ikaw ang mahal kay Jesus Christ. Ako ang mahal kay Judas dito. So, yan ang tulong niya.
Ayan ha. So, ang kwento nito mga kababayan, so, merong illegal conversion. Yung ginawa nga po ni Kibuli sa Davao City. So, siya po dapat ay makukulong dapat ng 4 na taon. Pero dito nga po sa programa mismo nila na inamin nga po ni Kibuloy na nilakad po ni Duterte yung kaso para hindi siya makulong. 4 years ata pakakarinig ko, di ba? So, ang sabi nga po ni Duterte, ikaw bahala dyan kay Jesus Christ, akong bahala dito kay Judas sa Pilipinas. Then nagtawanan pa sila, di ba? So, ngayon mga kababayan, ano ba pinupunto natin dito? Ang sinasabi natin dito mga kababayan, kung nagawa nga po ni Duterte na baliktarin nga po yung conviction ni Kibuloy sa kaso nga po ng illegal conversion of land, paano pa kayo sa ibang kaso? Diba? Paano pa kayo sa ibang kaso? Diba? Nag-gets nyo ba? Na medyo malabo lang yung audio, no? Pero at least siguro naintindihan nyo, diba? Na meron talagang pangyayari na nilakad talaga ni Digong yung kaso ni Kibuloy. So ito admittance to kasi malamang medyo matagal na tong kaso na to. Kaya hindi na pwedeng sigurong i-reopen to. Ito po kasi yung kaso niyang bago, mainit pa po ito. So lumalabas talaga dito mga kababayan na protector talaga ni protector talaga si Duterte ni Kibuloy. So ang sinasabi nga po natin dito mga kababayan, no, ito no, ito yung mga kaso na to eh. So ito ha, meron na dati DOJ confirms 2020 case versus Kibuloy filed in Davao dismissed. Oh. Yung isang kaso po sa Davao ni Kibuloy na dismiss po ito noong 2020. So doon pa lang mga kababayan magdududa na po tayo. 'Di ba? Doon pa lang magdududa na tayo. Nagawa mo na nga sa isang kaso niya dati. Paano pa kaya itong kaso niya noong 2020? Oh. And then mga kababayan, ito ha, meron pa dito no. He added, saan ba 'yon? Ito. And then in 2020, the Davao City Prosecutor's Office dismissed the complaints of under 7610 trafficking in person through forced labor and trafficking person through yan abuse. Ganito pala mga kababayan, no, kapag yung kapag sa YouTube pala kapag medyo small vlogger pa lang o nagsisimula ka pa lang, hindi masyadong mahigpit yung YouTube. Pero kapag yung medyo nag-grow na yung channel, nag-iigpit na sila. So kaya ako, nag-iingat na talaga akong banggitin yung mga ganyang klaseng mga kaso kasi bawal po talaga sa YouTube yun. Oh, nare-restrict po yung content. So yun nga mga kababayan, ang pinupunto natin dito, mga ka-streetwise. Di ba? Kung nagawa ni dating Pangulong Duterte na lakarin yung kaso ni Kibuloy, paano pa kaya sa iba? Especially na naging presidente pa siya. Naging presidente pa nga si Digong. 'Di ba? So kayo ba naniniwala ba kayo na itong kaso nga po ni Kibuloy na dismiss noong 2019 at saka noong 2020 ay inareglo ni Duterte? So kasi mga kababayan kasi ang punto dito, bakit ngayon? 'Di ba meron pa lang probable cause? Kung nung panahon ni Duterte wala, na dismiss, pero bakit ngayon meron? Ayun ang punto dito. Kasi mga ka-streetwise, tandaan po natin na nung na-dismiss nga po yung kaso ni Kibuloy sa Davao City, inakyat ka agad ito ng mga complainant sa DOJ. Oh. So kayo ba naniniwala ba kayo na inareglo ito? At ano ang pinaka-puzzling talaga dito, ano ba talaga yung relasyon ni Kibuloy at saka ni Digong? Kung bakit ganun sila? Ang sabi kasi ni Kibuloy, magkaibigan daw po sila eh. Pero parang higit pa ata sa pagkakaibigan, hindi magsyota. Malay nyo nga magsyota nga, no? Pero parang higit pa talaga sa pagkakaibigan, yung relasyon talaga nilang dalawa. So, anong meron? Di ba? Bukod ka sa jowa, huwag naman jowa. So, yun mga kababayan. No? So, kayo po, no? Anong masabi nyo nga po dito sa admittance nga po ni Kibuloy na inareglo daw po ni Duterte yung kaso niya dati. So naniniwala din po ba kayo na itong mga kaso ni Kibuloy nung mga na-dismiss ay naareglo din pala ni Duterte? So, pag-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. No? So, thank you po mga kababayan at yan po sa 2,300 po na nanonood. So, hindi pa po nakakapag-like, palag na lang po ng video po na to. And then, para din po makatulong po sa content po na to. So, thank you po mga kababayan. Salamat. Yun lang po. No?